You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Ibinahagi nga ni Senator Rizzo Honteveros ang liham na ipinahatid sa kanya ng live-in partner ng kamakailan lamang ay rider ng Lalamove kung saan pumanaw ito habang namamahinga sa kanyang motorsiklo. Sa nasabing liham, nakapaloob doon ang kwento sa kabila ng pagpanaw ng nasabing rider. At ang panawagan nila sa pagtulong ng Lalamove at doon ay naka-address nga ito kay Senator Rizzo Honteveros. Sa kanyang liham, nakalagay doon ang mapagpalang araw po. Ako po ay si Jennifer Babae na live-in partner ni Noel Escote. Noong ika-isa ng Nobyembre ay natagpuan si Noel na patay habang nakasampa sa kanyang motor sa Kapitolyo, Pasig City. Isa po siyang rider ng Lalamove. Nung araw na yon, kahit wala po ang kanyang or masama po ang kanyang pakiramdam, ay nagdesisyon siyang bumiyahe sa pag-asang makakakuha ng booking kahit araw ng undas. Nagtambay po siya doon sa Kapitolyo upang magpahinga habang nagaantay ng mapasukan ng booking. Ngunit ayon nga ang nangyari, natagpuan po siyang wala ng buhay at nakasaad sa police report ay undetermined ang cause of death at suspected COVID daw. Sa ngayon po ay inihahanda na po namin ang plano sa kanyang burial or burol hanggang sa kanyang libing. Sumulat po ako sa inyo upang humingi ng tulong at simpatya bilang isang senador na may malasakit sa katulad ni Noel na isang delivery rider. Humihingi kami ng kahit papaano naman sana ay makatulong ang kumpanya sa sinapit ni Noel, ngunit wala pa pong naririnig o nababasang anumang pahayag mula sa kanila. Ordinaryo mga tao lang po kami at walang anumang pagkakakitaan. Kaya po nagtitiyaga si Noel na mag-deliver upang may mapakain at masustentuhan ang pamilya at wala pang may kagustuhan sa nangyari sa kanya. Ngunit wala din po kamag-anak maging kundi humihingi ng tulong upang mahatid namin ng maayos sa huling hantungan si Noel. Huli, hiling ng live-in partner ni Noel ay sana nga daw matugunan ang munti nilang kahilingan na mabigyan man lamang na maayos na libing ang kanyang live-in partner. Kaya naman sa naging panawagan ni Senator Rizzo Honteveros, sinabi niya na tignan sulat ng partner ng delivery rider na si Noel Escote na natagpo ang patay sa Pasig City habang nakasampa sa kanyang motor. Isang halimbawa si Noel ng Pilipinong nagsisikap na mag-deliver para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nananawagan ako sa Lalamove, kaisa ng pamilya ni Noel, na magpaabot ng tulong sa kanyang naulila upang mabigyan man lang siya ng disenteng libing. Currently, delivery riders are categorized as independent contractors as opposed to employees. Therefore, they are not qualified to receive social protections under our labor laws. Wala ring malinaw na patakaran para sa accident at health insurance. Kaya magandang maipasa na ang Power Act to fill in the said gaps. At yan ang ating Showbiz Snob update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snob.